Good bless you, beloved Brother Noel. Our beloved elderly, let us pray na kilat mapagpala namin Diyos. Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa maghapon, aming kang tao sa pusong pinasalamatan, nilulhati, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Sa dakilang pribilihiyo na pinagkalubos sa amin, pangsama-samang sambahin ka. Hallelujah! Na may kalayaan sa lugar na ito. Maraming maraming salamat sa paglangis mo sa naunang yugto ng aming banalang gawain at sinagawa. Ang aming pong mga pagpupuri, aming pong mga pagpakikinig ng mga patotoo. Ang mga awitin, yung mga awit na minadaramay ng pagkatamis na presensya hanggang sa katapatan ng mga anak sa patuloy na pagbibigay. At muli, sa mga sandaling ito, malapagin noon aming pag-aralan ng mga salita. Ngunit sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor Wilde Estrada Almeda, patuloy kaming nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamal at mga pagkakasala. Linisin mo kami, lalo na yung mga anak, hugasan yung banal na dugo, mag-usa krus ng kalbaryo ang aming mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Huwag na itong magiging hadlang upang aming maunawaan ang iyong mga salita at pangungusap sa hapong ito. At aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng adlong, hadlang, sa mga parehang pangalan ni Jesus, we bind the power of darkness, cast out from our midst and anoint the word of the Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Yung mainam yung ating lakasan, yung hallelujah, praise the Lord, maminamahal, upang lalayas ang masamang espiritu na minsan andiyan na nakapatong sa ating talukap mata para imbes tayo makinig ng ebanghelyo, tutulugan natin. Amen. Amen. Pumalakpak ng malakas. Mag-hallelujah, praise the Lord. Amen. Upang masamang espiritu ay hindi makaporma. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesu Cristo. And we give double honor and respect to the man of God, our dearly beloved and honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved and honorable assistant pastor, around ating beloved Mama Dear, na nasa piling ng ating mahal na Panginoon sa langit na tayo po ay tinutunghayan araw-araw. Amen. Amen. Atin pong binabati siya ng magandang maligayang kaarawan. Tuwang-tuwa po siya, maminamahal, habang atin pong isinasagawa ang papuri, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Hindi natin siya nakakalimutan. Amen. Amen. Ang ating dearly beloved Assistant Pastor Lina Cumon Almeda. At atin pong binabati ang kalaminamahal butihing mga anak, mga apo, mga manugang, ang ating pong beloved pastoral workers, ang ating pong beloved elders, at sa lahat ng mga kapatiran na kasama natin narito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating malapan. Welcome po sa ating mabilabid visitors. Amen. Pinagpala kayo dahil amin kayong nakakapiling at subaybayan po ninyo ang kakaibang gawain na inyo pong matutunghayan. Amen. At kakaiba po, minamahal, dahil hindi po ito kapariho ng ating kinagistang reliyon. At sa hapong ito, tulad ng aking ipinangako, atin pong pag-aralan at kumuha kayo ng kwaderno, papel, atin pong pag-usapan ngayon, maminamahal, ang 7 seals o 7 tatak. At ito po ay napakahalaga, the 7 seal. Ito'y napakahalaga na dapat pag-aralan dahil iniiwasan ito ng karamihan dahil sa dahilan, maminamahal, na hindi pa sila ready, hindi pa nila matanggap, dahil hindi basta-basta, maminamahal, ang pangitaing ito noong ang ating beloved John de Beloved ay ikinulong doon sa Isles of Patmos. Sa Isles of Patmos. Doon ikinulong si John the Apostle, the Beloved, John the Beloved, yung brother po in flesh ng ating mahal na Panginoong Jesus, doon siya nagkatawang tao. Mayroon siyang pangitain, maminamahal, at
atin itong pag-aralan, ngunit anim lang po dito ang ating matitake up dahil yung pangpito ay sunod-sunod na po nating babalangkasin dahil doon po nakasalalay ang 7 trumpet at 7 rat, yung bowl o brat. So, yun ang atin pong kasunod na tatalakayin. Pero ngayon, atin munang alamin itong 7 cell. Ang ibig sabihin dito, mga minamahal, para sa kaalaman ng mga anak ng Diyos na narito at sa mga bisita natin, ito po ay malapit nang mangyayari at ayon po sa pananampalataya at pagtuturo ng man of God, ng ating dearly beloved pastor, maaaring ito, mga minamahal, ay mararanasan natin dahil ito po ay nagpo-fall sa Great Tribulation Period. At maaring, ang sabi nga ng Mateo, paiksiin ng Diyos ang mga araw alang-alang sa kanyang hirang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya hindi tayo pwedeng maging kampante. Amen. Amen. At para sa inyong kaalaman, para sa ating kaalaman lahat, bago natin buksan itong 7 cell, na anim po ang ating pag-usapan at pag-aralan sa araw na ito, atin munang alamin kung sino po ang karapat-dapat magbukas nito. Dahil hindi po basta-basta itong buksan, maminamahal, ayon sa banal na kasulatan, kaya nga po iniiwasan ito ng karamihan ng mga pastor, karamihan ng mga mangangaral na tatalakayin. Dahil ang maghihirap po dito ay mga Kristiyano na palamig-lamig, mga hindi sumasampalataya, na mga kababayan natin, yung mga tao sa mundong ating ginagalawan. Yung ayaw maniwala. Nasa kabila ng lahat, maminamahal, sinisikap itong pag-aralan upang hindi magiging mangmang ang mga nataguriang mga tunay na mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Atin munang basahin ang Apocalypse, Revelation, chapter 1 o chapter 5, verse 1 up to 7, at italon po sa 9 at 12. Makinig kayong mainam, mga minamahal, sa ating babasahin diritso na sa Tagalog, dahil marami itong ating babalangkasihin mamaya, may pipiliin lang po tayong basahin sa English. Kindly, basa. Himisaklat ng Apokalipsis, ang kabanata ay 5, ang talata ay 1 hanggang 7, talon sa 9, at talon sa 12. Amen. Gito po ang sinasabi. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig, sino karapat dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Juda at ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng apat na nilalang na buhay at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanyang kamay niyoong nakaupo sa luklukan sa 9. At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Sa 12, na nagsasabi ng malakas na tinig. 12, kapatid, 12. Sa 12, na nagsasabi ng malakas na tinig,
karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala. Pagpalain po ng Malapanginoon ang kanyang mga salita natin pong binasa. Amen. Ang tanong, binasa nating lahat. Sino po ang karapat-dapat? Sino po ang karapat-dapat na magbukas sa aklat? Ayan, yung mabinamal, hindi kasi kayo sumusubaybay, basta't basa lang ng basa. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe yung maminamahal, ang sabi ng ating binasang talata, walang karapat-dapat ni isa. Ang dami na kamon na buksan ang aklat ng, ang sabi ng maminamahal, ang pitong tatak. At ang sabi ng ating binasang mga talata, sino po ba ang namatay na binuhay? Sino ba ang nagbigay ng kanyang dugo na ngayon tuwing Holy Supper? Atin pong inaalala ang kanyang mga pagsasakripisyo. Amen. Sino po ba? Mukhang malayo ang ating isip, ang ating puso. Ituon po natin dito sa ating pag-aaral para maminamahal. Hallelujah. Hindi kayo, hindi ako, hindi kayo magiging mangmang. Amen. Amen. Ang sabi rito sa ating binasang talata, si Hesukristo na namatay sa krus ng Kalbaryo, siya lamang ang karapat-dapat magbukas ng aklat upang sabihin ano ang tatak, ano ang pitong tatak. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hindi po kasi yan ang ating sintruhan sa ating pag-aaral. Ang ating sintruhan sa ating pag-aaral ay yung pitong tatak. Anim po ang ating pag-usapan. So, unahin po natin ngayon na talakayin ang unang silyo o unang tatak dito po sa Apokalipsis 6, talatang 1 hanggang 2. Praise the Lord. At commonly, this is known as the God's judgment start. Dito po magpasimula ang paghuhusga ng ating mahal na Panginoon. Kapag pinuksan na po niya itong tatak na ito, ang sabi rito, maminamahal, dito na po magpasimula. Ngayon, maminamahal, hindi natin alam dahil ngayon umaalingaw-ngaw na atin munang basahin ito para kayo na ang maghusga, tayo na mismo ang mag-aral nito. Atin itong aralin, atin itong namnamin, pakaisiping mabuti. Isa sa puso, isa sa isip. Baka maminamahal, tayo po'y magiging biktima na tayo po'y maiwan sa kanyang muling pagbabalik. Kayo po'y makapaghanda at makapagbantay ano-ano po ang mangyayari sa sanlibutang ating ginagalawan. Basa. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata 6, ang talata 1 hanggang 2, ito po yung sinasabi. At nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak at narinig ko sa isa sa apat na ninalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog. Halika! At tumingin ako at narito. Ang isang kabayang maputi at iyong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong. At siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming mga scholars po dito na deceived. Akala nila ang mahal na Panginoon Jesus itong tinutukoy dito. Maminamahal, remember Satan is a great deceiver. Amen. Ang ating pinag-usapan dito, si Jesus, kung siya pa yung sasakay sa kabayong puti, siya na nga ang nagbukas eh. Ang sabi ron, ang kordero na aking nakita ang siyang nagbukas sa unang tatak. Nakita niya ang kabayo lumabas, nakasakay, isang nakaputi, maminamahal na may korona. Hallelujah! Amen! Na napakaliwanag, maminamahal, na he is the great deceiver. Ito na po, maminamahal, yung sinasabi pong magiging antichrist. Ito na po, maminamahal, yung antikristo na magpapakilala na siya yung Kristo. Na marami pong madideceive. Maraming taong maniwala. Amen! Amen!
Ang sabi rito, He will conquer and conquer more. Talagang mag-ikanyang pagtatagumpayan, maminamahal. Sa lahat ng mga latest na nanonood, palaging naka-update kung ano na po ang pangyayari ngayon sa mundong ating ginagalawan. Kumikilos na po ang Vatican at ang Amerika na nagkaroon ng connivance po yan. At ipakilala na nila sino ito. Maaring mangyayari ito anytime na ang sabi ng banal na kasulatan, ipangaral ang mabuting balita. Buksan ang pangunawa ng lahat ng mga mananampalataya. Dahil kapag kayo'y maiwan, pakaisipin ninyo, dahil anytime mag-rapture, maminamahal, kung hindi ka karapat dapat sumama sa pagdagit ng mga banal, maiwan ka. Bantayan ninyo itong ating pinag-aralan. Dahil ang sabi ng Biblia, Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. It will come to pass. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ngayon, anong ating narinig na balita? We cannot travel anymore without vaccine certificate. Ano pa? Kailangan may swab test. Kahit bakunado ka na, may swab test pa. Grabe ka sigurista. Pero lahat ng ito, maminamahal, ay this is all lie. Itong lahat ng ito ay pawang kasinungalingan lamang. Ginagamit, maminamahal, hallelujah, ng mga makapangyarihan. Dahil sa ayaw natin at sa gusto, hallelujah, pagkatapos nating mabasa itong apat na nakasakay sa horses na ito, pagkatapos nating mabasa itong apat na cell, ilagay ninyo sa inyong isipan, sa inyong puso, 1/4 of the total population ng buong mundo. Na ngayon, alam natin, inaabot ng 7 billion, more or less. 1/4 po dito, mamamatay. So ang 1/4 po dito is 1 billion 750 million ang mamamatay. Ano na ba ngayon ang atin pong nararamdaman? Itong COVID-19 pa lang, million-million na. Amen. Pero ang pinag-usapan dito, billion. Billion. Kikilos na daw. Hallelujah, ang Antikristo. Magpakilala na sa sakay, maminamahal, sa kabayong puti. At ang sabi dito, He will conquer. Kanyang magiging conqueror siya sa buong mundo. Maaring gagamitin itong vaccine. Maaring gagamitin, maminamahal, anumang mga pamamaraan. Hallelujah, upang idisip ang tao. At pakaisipin ninyo, pakaisipin nating lahat, maminamahal, pinahihintulutan ito ng ating malapainoon. Sinulat naging vision ni San Dibilabid upang maging aware ang mga anak ng Diyos. Sinulat ito, pag-aralan ito upang makapaghanda ang mga anak ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating malapanginoon. Sikan cell will be open. Dito po sa 3 at 4, ituloy natin ang basa. Revelation chapter 6, verse 3 and 4. Praise the Lord. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanata 6, talatay 3 hanggang 4. At nang buksan niya ang ikalawang tatak, ay narinig ko sa ikalawang nilalang na buhay na sinasabi, Halika! At may lumabas na ibang kabayo na kabayong mapula at ang nakasakay dito ay pinagkalobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang makapagtayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Amen. Ayusin pagbasa. Ano yan? Upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Dito, maminamahal, hallelujah, pakihanda ang Mateo 24 talatang 6. The red horse, hallelujah, symbolizes sa pasimulang war and humor of wars.
magkaroon po ng digmaan. Ang ibig sabihin dito, mga minamahal, pagibasa ang 26 o 24 talatang 6, pag lumabas daw po ang pula, ang mapula, alam naman natin kapag mapula, dugo, dadanak ng dugo. Kaya magpasimula, mga minamahal, ang grabing gera. Pagibasa Matthew chapter 24 verse 6. Ganito pong sinasabi, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailang ito'y mangyari, datapuat hindi ba ang wakas? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Asahan na po nating mangyayari ang lahat ng ito. Magkaroon ng gira. Sisiklab maaari ang Third World War. Eh ngayon, nagkainitan na diyan sa West Philippine Sea. Talagang ngayon, ginagamit na yan, maminamahal. At ginagamit na ng lahat para lahat ng may pakinabang ay makinabang. Pero hindi ninyo alam sa ayaw natin at sa gusto. Amen. Amen. Pag binuksan na po ang pangalawang tatak, ang pangalawang silyo, amen, ng mahal na Panginoon, lalabas ang kabayo na may nakasakay na pulang-pula, maminamahal. Hallelujah! Nang sabi nito, nagsisimbolo ng gera. Magkaroon tiribling gera. Alingaungaw ng gera. Ngayon nga, maminamahal, hindi pa rin natitigil yung kanilang pagpapasakit sa bansang Israel. Amen! Amen! Pero, malalaman natin na lahat ng ito na mangyayari, maminamahal, ay nasa tribulation period na po tayo dahil ang suma total nitong ating pinag-aaralan, ulitin ko po, 1/4 po ng population ang mamamatay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung hindi ka natatakot na hindi mo ipagtrabaho ng mainam ang iyong kaligtasan upang hindi ka nalat-aabot dito sa mga digmaang ito, upang hindi ka naaabot dito sa mga pagbukas ng mga silyong ito. Dahil kapag binuksan ang silyong ito, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, magkaroon na po ng pasimulang kahirapan ang buong mundo. Ngayon nga, pandemic pa lang. Wala lang makain ang tao. Halos magpataya na. Hallelujah! At grabe na ang paghihirap. Ano pa kaya kung mangyayari pa itong gera? May pandemic na, may gera pa. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya saan pupulutin ang tao? Kaya hindi talaga natin, maminamahal, hallelujah, masasabi, saan tayo patutungo kung walang Kristo na nagmamahal sa atin, na sa tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, nananawagan, mga anak, ipagtrabaho ninyo inyong mga kaligtasan. Huwag kayong manlamig. Huwag kayong manlulupaypay. Huwag kayong tumingin sa mga bagay na ikalulupaypay, ikawala ninyo. Magpatuloy kayo sa inyong paglilingkod sa akin. Ang sabi ng mga Panginoon, nagdarating ang araw bago darating ang mga salot na ito. Magbabalik ang Diyos. Kukunin kanyang buhay upang magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At now, the third seal is coming. Sa 5 at 6, sinabi rito, mga minamahal, sa Revelation chapter 6, verse 5 up to 6, at pakihanda ang Mateo 24, talatang 7. Praise the Lord, kindly. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang talatay 6, ang kabanatay 6, ang talatay 5 hanggang 6, ito po yung sinasabi. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika, at tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim, at iyo ay nakasakay, dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay, at narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang dinaryo ay isang takal na trigo, at sa isang dinaryo ay tatlong takal na sibada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Amen. Praise the Lord. Matthew chapter 24, verse 7. Praise the Lord. Ito ang sinasabi, sapagkat
magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang pangatlong silyo, ang pangatlong tatak, kapag nabuksan, ang ibig sabihin ng black horse na minamahal, nalilitaw, magkaroon ng tiribling tagutom. Magkaroon ng inflation ang mga bansa. Ano na bang nangyari ngayon? Diba? Bumagsak na ang ating inflation. Inabot na ng 14.9 yata yung nakaraan. Higit pa daw nung Second World War. Sumadsad ng gusto. Amen? Ang sabi rito, yun na ninyong naririnig sa awitin, isang tinapay bibilhin ng a bag of gold. Magpataya na sa gutom. Kung mayroon ka mang inaani, tinatambak mo, ilulot ka. Pasukin ang mga lagayan mo ng pagkain, pasukin ang bahay mo, papatayin ka pa pag hindi ka magbibigay ng kanilang makakain. Grabe! Ito ang pangatlong silyo na kapag nabuksan ito, kabagabag ang ating kapwa Pilipino, ang ating nanay, ang ating tatay, ang ating mga kamag-anak na hindi pa kumikilala kay Kristo. Kabagabag sila. Dasan sila kukuha ng makakain. Ngayon nga lang, wala kang ipadidi sa sumususumong anak. Halos magkandahirap ka na maghanap. Paano makakain? Ano pa kaya? Kung isang tinapay na pandesal, bibilhin mo ng limpak-limpak na ginto. Alam natin ang isang ginto ngayon, isang kilong ginto, it costs 1.8 million. Pero you can just imagine, limpak na ginto, isang tinapay lang. Kukontrolin, hallelujah, ang pagkain. Tingnan ninyo ngayon sa inyong palibot, ano nang kinokontrol? Nung dumating ang ESF, kinokontrol ang baboy, nagpapadala ng iba't ibang mga import dito sa Pilipinas. Lahat-lahat, anuman, minsan, ang bigas, tinitira ang bigas. Kung inyo napapansin, mga minamahal, itong mga sinyalis na ito, ito po'y mga palatandaan na huwag ka nang patulog-tulog sa iyong pananampalataya. Dapat iakbang mo na ang iyong pananampalataya. Huwag kang manatili na palagi na lang sa panlalamig, panlupay-pay, tinitingnan mo ang kamalian ng iyong kapwa, pero yung mali mo, hindi mo tinitingnan. Kinakailangan dito, mga minamahal, maging masinop, magiging wise ang Kristiyano. Kinakailangan ng Kristiyano ngayon, mga minamahal, ay makatiyak sa kanyang sarili. Hallelujah! Ang iyong sarili ay hindi maliligtas ng ninuman. Ang aking anak ay hindi ko maliligtas yan. Ako man ay hindi ko maliligtas. Hindi ako maliligtas ng anak ko. Kinakailangan kanya-kanya ang kaligtasan. Ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at panginginig kung ibig natin na tayo ay magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen! Gusto natin tuwing linggo lang tayo nandito. E kung mag-rapture ng Miyerkules, dadaan ka ngayon dito sa mga mangyayaring ito. Ulitin ko, lahat ng ating tinatalakay, mangyayari at mangyayari ito. Pero ako'y naniniwala, tulad ng sinasabi ng ating dearly beloved pastor, hindi ito mararanasan ng mga taga-Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Dahil tayo ay handang-handang i-rapture, handa-handa tayong kukunin buhay ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo magpakainit, maglingkod sa Diyos. Iwanan ang mga trabaho tuwing Miyerkules, dumalo. Huwag alalahanin ang Sabado dahil ang kalusugan at ang kalakasan, imbinto ng mahal na Panginoon, mag-overnight tayo. Amen! Napakaganda ng ating pinag-uusapan last overnight. Medyo sa totoo lang, maminamahal, ngayon, dinaramdam ko pa ang sakit ng aking tiyan. Pinasok ng asido, pinasok ng lamig. Halos gusto kong bumaba dahil mayroon akong tungkuling gagampanan. Ngunit hindi ko kaya. Halos gagapang ako. Pero sinusubaybayan ko kayo diyan sa taas at napakalaki ng aking TV sa kwarto para yung live natin mapapanood ko kayo sa mga patutunin nyo, sa mga
sinasabi ng lahat ng mga tumatayo sa pulpito. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Pang-apat na silyo ay bubuksan na. Sinabi ng Revelation chapter 6, verse 7 and 8. Basa, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanata 6, talatay 7 hanggang 8. At nang buksan niya ang ikaapat na tatak, ay narinig ko ang tinig ng ikaapat na nilalang na buhay na nagsasabi, halika! At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maputla. At ang nakasakay dito ay may pangalang kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya. At sila'y pinagkalooban ng kapamahalaan sa ikaapat na bahagi ng lupa na pumatay sa pamamagitan ng tabak, at ng gutom, at ng salot, at ng mga ganid na hayop sa lupa. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. The pale horse come out, at ito na po ang nakakatakot. Sinabi rito, death. Ang dala ay kamatayan. At ang sabi ng ating binasa, one fourth, ikaapat, ang mamamatay dahil sa kagagawan ng best. Kaya nga, maminamahal, itong una at apat na silyo ay nangangahulugan ito ng bagsik ng Antichrist na pahihirapan ang lahat ng tao, mahirap o mayaman, maliit o malaki, bata o matanda, lahat, maminamahal, ay dadanas ng ganitong kahirapan ayon sa nakitang vision. Kaya ni-reveal ni John the Apostle o John the Beloved ang mga bagay nito upang maghanda ang mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya itong apat na horses, puro destruction. Sabi ko nga sa inyo, mamamatay ang 1,750,000,000 ayon sa ating napag-alaman na 1/4 of the 7 billion population ng buong mundo. Apat pa lang yan. At pagdating dito sa panglimang silyo at panganim na silyo, makinig tayo dahil mayroon pong mga great deceiver, lalo na yung ika-anim na silyo, may nagkiklim dito na sila daw yung mensahero na 144,000. Sila daw yun, yung mga witnesses na wala namang sinasaksihan. Hindi nila alam anong binabasa nila sa Biblia. Itong 144,000 na pinili ng Diyos, take to 12,000 every tribes, ng 12 tribes of Israel, ito po yung i-spare ng mahal na Panginoon na pagkatapos nating umakyat sa langit, pagkatapos nating ma-rapture, maiwan sila para yung ating minamahal na mga kapwa-tao, lalo na yung mga may Kristiyano pa na maliligtas, sila yung ating pag-uusapan dito sa ikalima at ika-anim na silyo. Sila yung mga ngaral, itong 144,000 na coming from the 12 tribes of Israel. Tigto 12,000 sila. Naunawaan po ba ninyo, mga minamahal? Naintindihan po ba? Lahat ng makaunawa, pumalakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Ulitin ko po, let your ear lean unto me. Kindly, mga minamahal, buksan niyo inyong isipan at inyong tainga sa sinasabi ko. Itong number 5 na silyo, bubuksan na ng malapayon at yung pang-anim, may connivance ito dahil itong ikalimang silyo, mga Kristiyano ang tinutukoy dito na nagrireklamo nang sabi nila, malapayon, how long? Kailan mo kami ipagtanggol? Hallelujah! Niyura ka na ang aming mga dignidad ng
apat na horses na yon. Ang dami nang namamatay na napili kaming people dahil yung 144,000 na mga ngaral, maminamahal, na iiwanan dito, mga ngaral sila ng mga ngaral. Hallelujah, ipangaral pa rin itong ating ipinapangaral. Ngunit, ito na yung sinabi ng mahal na pastor, maring ang tsansa ay 1 of 1%. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag kayong matulog, maminamahal. Tinutulugan ninyo itong napakahalagang aralin, kindly po. Mahal namin kayo, ayaw namin kayong maiwan na makalaras pa dito. Basahin natin ang 5 silyo. Dito po sa Apokalipsis 9-11 at pakihanda po ang Lucas 21 talatang 9-36. Kindly, praise the Lord. Iminsaklan ng Apokalipsis sa kabanata 6, ang talata ay 9-11 at Lucas 21:9-36. Amen. Gito po ang sinasabi sa aklat ng Apokalipsis. Ang talata ay 6, ang talata ay 9-11. At nang buksan niya ang 5 tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, o Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipinaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa at binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapu-alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay na manggaya nila. Sa aklat ng Lucas, ang kabanata ay 21. Ang talata ay 9, talon sa 36. Ganito po ang sinasabi. At pagka kayo'y nakarinig ng mga digmaan at mga kaguluhan, ay huwag kayong mga sinda sapagkat kinakailangang mangyari muna ang mga bagay nito natapot hindi pa malapit ang wakas. Sa 36. Datapuat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay nito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ito ang maminamahal. Ang karugtong po dito na mga talata ay atin pa pong masumpungan. Ito po nga sa 144 na sinabi dito po sa Matthew chapter Revelation pala, Revelation chapter 7 verse 1 up to 9 or up to 10. Maminamahal, ito yung sinabi ko kanina na 12 tribes pinanggagalingan ang mga ngaral. At ito pong nagrereklamo na ito na ating nabasa na binuksan ang 5 silyo, sila po, maminamahal, ang mga ngaral, yung 144,000. Kaya nga, maminamahal, hallelujah, mamaya o sa kasunod nating pag-aaral, nagkaroon ng kalahating oras na pananahimik sa kalangitan. Dahil tinitimbang ng Malapanginoon, hallelujah, ang mga daing ng kanyang mga tinubos, yung kanya pong, yung mga maiiwan sa mga ngaral na 144,000. Yung mga bunga ng kanilang pinangangaralan, yung maiiwan, maminamahal, sa rapture, na sinabi nga natin, mayroon na lamang kayong 1 of 1%, dahil ayaw talaga ninyong makinig sa aming mga pangangaral, sa mga pangangaral ng ating mahal na pastor, na kinakailangan i-maintain natin ang ating buhay espiritual. A perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. Mararapture. Amen. Amen. Nabanggit kanina sa patotoo, hallelujah, na, hallelujah,
ating mahal na kapatid, hallelujah, lagi nating nire-remind, binabaliwala, mga kasalanan sinasadya. Sinabi ng Hebrew chapter 10, verse 26 and 27, wala ng Kristong ipapako pa kung sasadyain mo paulit-ulit na gagawa ng kasalanan. Maiwan kayo sa rapture of the church. Kasama kayo dito ngayon dahil alam na ninyo ang katotohanan. Pagdating ng 144,000 mga preachers, 12,000 per lahi ng 12 Israel descendants, yun pong 12 Israelita, mga anak ni Israel, 12, hallelujah, mga ngaral sila, nalalaman ninyo, malalaman ninyo, kaya maminamahal, ito na ang sasabihin ninyo, ito na yung pinangaral sa amin, hallelujah, kaya hindi kami nakasama sa rapture, kaya kayo po'y aming laging nire-remind, 1 of 1%, kaya sabi ng ating mahal na pastor, bakit kailangan pa na mag-suffer tayo, na kailangan pa tayong pahirapan ng apat na nangabayo diyan. Bakit pahirapan pa tayo dito sa panglimang silyo at yung pang-anim na silyo? Grabe na. Diyos na po ang may gawa, hindi nagawa ng tao. Diyos na po. Paano natin malaman? Ito, ito na yung sinabi ng propeta ng Diyos. Sabi ng propeta ng Diyos, darating ang lindol na intensity 50. Yun ang sinabi ng Matthew chapter 24, verse 1 up to 3, na lumapit ang kanyang mga apostol nang sabi, kailan ba ang iyong pagbabalik? Ang sabi ng mga Panginoon, wala kayo nakikita ang building dito na hindi mapulpog, magiging buhangin. Ito'y lilindulin, maminamahal. Dahil pag binuksan na po yung 6 cell, amen, yung pang-anim na silyo, yung pang-limang silyo, ulitin ko, yung mga nagre-reklamong mga Kristiyano na sila'y dumadalangin, nagsasabi sa mga Panginoon, kasama dun sa 144,000 na mga mangangaral, na nangangaral, na nag-aantay, na sinabi ng propeta ng Diyos, mayroon na lamang kayong 1 of 1% dahil sa pugutan na, amen, ang inyong kaligtasan, palakpagan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya ang bawat mananampalatay magsipaghanda, basa Revelation chapter 6 verses 12 up to 17. Praise the Lord. At pakihanda po ang Isaiah chapter 2 verse 11 and 19. At pakihanda po ang Matthew chapter 24 verse 7 and 8. At yung sinabi kong Matthew chapter 24 verse 1 up to 3. Kindly, praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata 6, ang talata 12 hanggang 17, ito po sinasabi. At nakita ko nang buksan niya ang ika-anim na tatak, at nagkaroon ng malakas na lindol, at ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim, at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo, at ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa, gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot. Pagka hinahampas ng malakas na hangin at ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon at ang bawat bundok at tulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan at ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero sapagkat dumating na ang dakilang araw na kanilang kagalitan at sino ang makatatayo. Amen. Amen. Praise the Lord! Isaiah chapter 2 verse 11 and 19, Matthew chapter 24 verse 7 and 8, at 1 to 3. Kindly. Himisak lang ng Isaiah, ang kabanata 2, ang talata ay 11, talon sa 19, ganito ang sinasabi, ang mga tanging mapagmataas ng tao ay mabababa at ang mga mapagmataas ng mga tao ay mahuhutok at ang Panginoong mag-isa ay mabubunyi sa kaarawang iyon. Sa 19, at ang mga tao ay magsisipasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga puwang ng lupa sa harap ng
kakilabutan sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan. Pagka siya'y bumangon upang yaniging may kapangyarihan ang lupa. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, ang talata ay 7 at 8, balik sa 1 hanggang 3, ganito ang sinasabi, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, natapuat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Sa 1, at lumabas Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Natapuat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga sumubaybay, nasundan ang ating pinag-aralan. Napakaliwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kung inyong nasusubaybayan, kaya sayang inyong tinutulugan. Yung iba, mami na mahal, nakayok-yok talaga, hindi naman overnight, kawawa naman. Alam niyo, mami na mahal, napakahalaga itong araling ito. Marireview ninyo ito kapag ka ni-rapture na kami, kayo na lang naiwan dito. Malalaman ninyo na itong lahat pala na sinasabi ko ay mangyayari at mangyayari. Amen. Amen. Nasubaybayan po natin, mami na mahal, yung sinabi ko. Dito ang pang-anim na tatak kapag ito na'y binuksan. Natural calamity. Diyos na po ang may gawa. Kalikasan na po ang may gawa. Ito na po ay magkalindol. Dito na po, mga minamahal, yung kinatatakutan ng mga tao na bubuka ang mga bulkan. Hallelujah! Magsilabasa na po, mga minamahal, yung mga balang na kagaya daw ng yung may nang naninipit sa harapan, mga anong hayop yan? Nasa harapan yung dalawang sipit? Mga balang, mga minamahal, kasing laki ng kabayo? Mga agat? Alakdan? Yung alakdan, mga minamahal, napakalaki. Ito na ang papatay sa tao. Kaya ang tao, mga minamahal, ang sabi ng ating binasang talata, maghahanap na. Hallelujah, ng mga yungib, maghanap na ng mga balon, mga tatalunan nilang, mga matataas na bundok, gusto nilang tumalun, hindi sila mamamatay, hanapin na nilang kamatayan, hindi na nila makikita ang kamatayan. Ang Isaiah mismo nagsasabi, nakita ni Isaiah, si Mateo, nakita ni Mateo, sinulat ni Mateo, si John the Beloved, dun sa Patmos, lahat, mangyayari ito. Ngayon, may panahon pa ba para magparelax-relax ang mga Kristiyano? Kapag nire-rebuke tayo, pinangungusapan tayo na tayo po'y magpakatinuna sa ating buhay espiritual dahil hindi biro ang itapon sa dagat-dagat ang apoy. Ang uod at ang apoy hindi na mamatay. Marami nang nakarating sa impyerno. Hallelujah! Kung ikaw chismoso, chismosa, papasok ang mga uod na napakalaki, malaki pa sa binti kamay ng tao, labas-pasok sa lahat ng butas ng iyong katawan, pati pahirap ng grabing init, alab, lahat ay mararanasan mo yan. Hindi ka magpakatino na maglingkod sa Diyos. Samantalang ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-aaruga sa'yo, nakikita mo, nadidisgrasya ka, iniingatan ka na malapaginood, binundol ka na ng tricycle, hallelujah, binundol ka na ng sasakyan, hindi ka na ano, na mamagpag ka lang, iniingatan ka na malapaginood, nakubit ka na, nakita mo kapangyarihan ng Diyos, binabaliwala mo,
gusto mo pa talagang makita na buksan itong pitong silyo, pitong tatak na malapit lang nangyari, maaring nangyayari na sa kasalukuyan ng sabi ng Biblia, hindi maglaon, ayaw ng Diyos ng kanyang mga anak ay maghirap. Kaya tayo po na masumpungan na karapat dapat, hallelujah, sa unang resurreksyon, sa unang pagbabalik ng mahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah, hindi ka nadadaan sa mga pinag-aralan natin na ito. Ang tangi mo lang gagawin, magpakainit kang maglingkod sa Diyos. Dumalo ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Magbigay ka ng may katapatan. Mamuhay ka ng may kabanalan. Lagi na ninyong naririnig ang inyong mga Facebook. Lahat, ang laki pa na nga, inyong mga ngiti. Naka-short kayo, naka-sleepless kayo. Hallelujah! May mga tinatago-tago tayong mga hallelujah. Ginagawa na hindi kaya aya sa ating mahal na Panginoon. Yung mga pagti-TikTok natin, paggawa natin maminamahal, panunod natin ng mga ML na yan na hindi kinalulugan ng mahal na Panginoon. Ayaw pa rin nating pasawata. Kung dadaan kayo dito sa ating pinag-usapan, kahabag-habag kayo. Kahabag-habag tayo. Ngunit kung iniibig ninyo ang inyong mga sarili, pakamahalin ninyo ang mga aral na totoo. Pakamahalin ninyo itong ating mga pinag-uusapan dahil ito'y paalala para sa ating lahat upang huwag tayong mahulog sa mga kapamakan na ito. Palakpakan po natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Napag-usapan last overnight, the spiritual tug of war. Kailangan daw gapiin na natin ang ating dating pagkatao at ang bago ng pagkatao, ang mga mananaig. Pag sinabi mong, therefore, if any man be in Christ, he is now a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Pag sinabi mong, all things are become new, sa langit, walang bakla, walang tumboy. Amen. Amen. Pinangaralan tayo, over familiarity, walang pagkakaiba. Hihipo-hipo ka sa iyong kapwa lalaki dahil bakla ka. Hihipo-hipo ka sa iyong kapwa babae dahil tipid ka. Hindi ka magmana ng langit. Impyerno ang patutunguhan mo. Sinasaway ka, ayaw makinig. Dahil sinasabi mong masyado na tayong namimersonal. Mahalaga ang inyong kaligtasan. Ang mahal na pastor, kung hindi tayo minulat sa katotohanan, hanggang ngayon, luluhod-luhod pa rin tayo sa mga ribulto. Pero ngayon, iba na ang ating niluluhurang ribulto. Sarili na nating ribulto. Kahit pilipitin mo pa yata ang tainga eh. Kahit pilipitin mo pa yung tagiliran, hindi na susunod. Dahil sarili lang lang masusunod, dahil sila ang tama. Isip-isipin niyo yan. Saan kayo nagiging tama? Nasa na yung ano, hindi pa pala natin nagawa. Yung patakaran ng mga choir member dyan, na pinagpala patuloy ang umingan, ando na punta sa kanila. Yung sa atin medyo nakalimutan kong iwanan ng budget na iwanan ding ipaprint dahil inaantay pa yung magpiprint. Dahil hindi nila kaya yung gusto kong ipiprint na malaki. O rather, andito na pala. Inutusan yung isang choir member na tatawa-tawa lang, pinapadikit dyan, ayaw idikit. Inutusan ka isang elder, last Sunday pa yun. Hindi dinikit. Tatawa-tawa lang yung choir member na pinadidikit ko. Imagine, tatawanan mo yung iyong ginagawa na mali. Tatawa-tawa ka para kang si Satanas na tinatawanan mo ang sarili mo. Minamaliit mo na masyado ang mga nangasiwa sa iyo. Minaliit na ninyo masyado ang mga nagmamahal sa inyo. Nagmamahal sa inyong kaligtasan. Gusto namin kayong magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya ibig namin kayong agawin sa kamay ng tublo. Hindi kayo nakikinig. Plus, kung gusto ninyo isuka kayo at ibigay kayo kay Satanas, ibibigay ko kayo kung gusto ninyo. Bakit? Ang dami ninyong madadala. Ang dami ninyong malalason. Hindi kailangan dito ang lason. Kailangan dito ang pagmamahal.
pagmamahal. Pagmamahal na kahit ang kanilang kaluluwa, ang kanilang mga pagsasakripisyo, ginagawa na. Yung abang likod mo minumahal sa totoo lang, hindi ko kayang tumayo ngayon. Napakasakit ng aking tiyan. Punong-puno ito ng asido yata. Talagang halos hindi ko may labas. Pero sinisikap ko dahil gusto kong maabot ang inyong pangailangan. Dahil mahal na mahal kayo ng ating mahal na Panginoon. Kayo, ako, tayong pinagsasakripisyuhan ng ating malapit doon sa krus ng Kalbaryo. Urgent yung utos. Ilalagay para mabasa. Tapos tatawanan ka. Sige kayo. Baliktarin natin. Ako magtatawa sa inyo. Kung magtatawa ba kayo. Ang lalakas ng loob. Mamaya, malalaman ninyo kung sino kayo. Sa meeting natin, patatayuin ko kayo isa't isa para malaman ninyo yung mga pinagagawa. Mabot na tayo sa sukdulan. Tama na! Sabi ng ating mahal na pastor, iwasan ninyong mawala ng gana ang inyong pastor. Dahil kapag nagalit ang mahal na Panginoon, wala ng gana ang pastor ninyo. Extension kami ng ating dearly beloved pastor. Pag nawalan ang gana, ang manangangasiwa, ang mga beloved babies na minsan pinapari-pari pa ninyo dahil malakas kayo, tingnan natin kung malakas kayo. Ito, binibigyan ko kayo ng pagkakataon, ayaw ninyong makinig. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon, ayaw ninyong magbago. Dumating na sa sukdulan, ayaw naming manatili kayong ganyan dahil tutularan kayo sa inyong mga maling ginagawa. Ang mahal na pastor, nung araw, kapag nag-utos at hindi kagad ginagawa, ako mismo nakaranas, pinagpo 40 days fasting ako. Yung ating kapatid na yan, binabaliwala yung utos, mahina sa iyo kapatid ang 21 days. Mag-fasting ka ng 21 days para mapatawad ka bago ka kakanta uli kung tatanggapin ka pa ng mahal na Panginoon. Dahil dumating na sa sukdulan, maaaring hindi ako ninyo naintindihan, pero later on, ayaw ko kayong aabot dito sa ating pinag-aaralan. Gusto ko maminamahal tulad ng ating dearly beloved pastor na nagmamahal sa ating mga kaluluwa. Maranasan natin ang totoong pagmamahal ng ating mahal na pastor. Yung kahit ang kanilang buhay, ang kanilang ibinibigay, dito maminamahal sa inyong lugar. 21 years, dito na kinuha ang aking mahal na kabiyak. Kung hindi totoo ang aming mga pagsakripisyo sa inyo, di kami pwede magtagal dito. Ayaw ko magtagal ng ganong katigas na mga ulo ng mga tao. Pero nang dahil sa pagmamahal ng Diyos, sa pagmamahal sa aming mga puso, na kahit ano nang inyong ginagawa, okay lang, sige lang, pero ngayon, puno ng salop para sa inyo. I'm sorry. Hindi na po pwede. Dahil tutularan pa kayo ng iba. Habang tayo tumayo, umawit tayo sa ating mahal na Panginoon, saka na natin talakayin ang ikapitong silyo dahil kasama po doon ang pagtatalakay ng 7 trumpet at 7 rat of bowl. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Kung dadaan natin sa kanyang mga utos, walang karapat-dapat sa mga mata ng Diyos. At kung timbangin lahat ng tao ay kapos, kung kaya't kailangan natin ang manunubos. Di lamang propeta o kaya isang anghel, siya'y anak ng Diyos at tatawagin Emmanuel. Ikaw ay magdiwa o pinagpala Israel, sa karuban niya mayroon pa bang makapipigil?
matutupad. 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 Ang pinakabibigin at pinakahihintay luha ay mapapawi. Walang hanggan ang buhay. Ang pinakabibigin at pinakahihintay walang hanggan ang buhay. Andong nangay kapal ang kaliyan sa kasalanan ipinagkalob ng Diyos ang kaligtasan. Si Jesus ay pabalik, siya lamang ang daan. Pangako niya sa langit ay may lekong kalahan. Matutupad. 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 Ang pinakabibili at pinakahintay luha ay mapapawi. Walang hanggan ang buhay. Pinakabibili at pinakahintay walang hanggan ang buhay. Matutupad. 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 At pinakabibili ang pinakahihintay luha ay mapapawi. Walang hanggan ang buhay. At pinakabibili ang pinakahihintay walang hanggan ang buhay. Matutupad. Amen. Praise the Lord. Pakibasa po ang 1 Peter. 1 Peter chapter 2 verse 11. Napakagandang bersikulo na hindi po napagtuunan last overnight. Sabi ng ating mga ngaral, be on guard. Don't be passive and complacent Christian. Pakihanda ang 1 Corinthians chapter 10 verse 5 at Mark chapter 14 verse 38. Kindly. May saklan una Pedro, kabanata ay dos, ang talata ay 11. Mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nagigipaglaban sa kaluluwa. 1 Corinthians 13 verse 5 in English. Then Mark chapter 14 verse 38. Amen. The book of 1 Corinthians chapter 3 verse 5. Who then is Paul and who is Apollos? But ministers by whom ye believe, even as the Lord gave to everyone. 1 Corinthians chapter 10 verse 5. Amen. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Dito po sa bago dumating, 23,000 ang pinapatay araw-araw ng mahal na Panginoon. Kinakagat ng ahas, pinarurusahan, pinapatay ng mga kalaban dahil sa kasalanan, kumain, maglaro, pabayaan ang kanilang kaligtasan. 14 verse 38 ng Marcos, ang sabi rito, watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak.
Itong lahat na pinangungusap sa inyo, wala na kaming nilalaktawan sa Biblia. Sinabi ng lahat ng mga mangangaral, it is your choice. Nasa inyong pagpili ngayon kung bakit kayo nagkakaganyan. Dahil sa stubborn, wicked. Ngunit ang Diyos ay palaging naglaan ng kanyang dalawang kamay upang kayo'y mapatawad. Kapag kayo'y pinatawad ng mahal na Panginoon, humingi kayo ng tawad sa mga nangangasiwa, see to it that don't do it again and again and again. Whatever mistakes, sins that you've committed, do not do it and do it and do it again. Because even though we are but human, but still will be hurt. Nasasaktan kami. Tulad ng Diyos, ng mahal na Panginoon, nasasaktan ang mahal na Panginoon. Kung paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang, ginagawa. Hindi na tumigil. Gusto pa yatang kidlatan ng Diyos. Gusto pa yatang patayin ng mahal na Panginoon. Gawin pang mamamatay tao ang mga nangangasiwa. Ganun na lamang ang aming pagmamahal sa inyo. Hindi kami nagkulang. Beloved, newcomers, mga bisita namin, hindi ko kayo pinagagalitan. Hindi ko kayo sinisirmunan. Ibig kong kayo'y makahabol sa mga totoong mananampalataya na nagmamahal sa inyo. Totoong mga mangangaral. Dahil lahat ay nagkakasala, lahat nagkakamali. No righteous, no not one. Lahat ay nagkakamali, nagkakasala. Paghingi natin ng tawad, huwag na tayong katulad ng baboy, balikan pa natin yung kasalanan. Lulublob ulit tayo. Katulad ng aso, sinuka na, kainin ulit yung kanyang suka. Tama na. Kristiyano tayong totoo. Yun ang sinasabi palagi sa pulpito. Therefore, if any man be in Christ, he is now a new creator. See to it that you are a new creator. Iwasan mo na ang yung dating pagkatao. Yung newness mo, yung pagiging tunay na Kristiyano na ang mga ngasiwa, mangunguna sa iyo. At kayong aming mga beloved visitors, ibig namin kayong makasama sa muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. Darating ang panahon, hindi na pag-ibig na lang at pag-ibig dala ng mahal na Panginoon. Yung ating pinag-aaralan, ganun na ang mangyayari. Saan natin ilulugar ang pag-ibig? Ngayon, may pag-ibig pa kami. May pag-ibig pa ang mahal na Panginoon. May pag-ibig pa ang propeta ng Diyos. Ang mga beloved babies nila na inayayahan pa rin tayo sa ating mga pagkakamali, mga pagkakasala. Magpasting kayo ng 40 days, 21 days upang kayo mapatawad ng mahal na Panginoon sa mga pinagagawa ninyo. Kung ibig pa ninyo talagang maging karapat-dapat dahil nasobrahan na ang mahal na Panginoon sa inyo. Sa hapong ito, manalangin tayo, nagilat mapagpala namin Diyos. Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Walang hanggang pasasalamat ang palagi namin pinapaabot sa iyo. Dahil ang iyong mga salita na aming palaging napag-aaralan ay nagbibigay sa amin ng liwanag upang tunguhin namin ang nararapat naming puntahan. Ibig namin na magmana ng langit at buhay na walang hanggan, mahal na Panginoon. Ayaw namin na mapahamak ang aming minamahal, iniibig ng mga kapatiran. Lalo na mga nagmamatigas, hindi na naniniwala at hindi na nakikinig sa mga tamang payo at aral. Ibinibigay namin ang kalimang kaluluwa sa iyo. Ikaw na pong bahala sa kanila. Dahil hindi sila nakikinig sa amin. Ngunit sa mga nakikinig pa, sa aming mga beloved visitors, aming minamahal na mga kapatiran na nagmamahal sa kalimang kaligtasan, patuloy mo silang panghawakan, kahabagang mainam, anumang mga problema, mga suliranin, mayroon silang daladala sa hapong ito. Pagkaluban mo ng kumplitong kalutasan, kagalingan sa kalimang karamdaman,
kung mga pananalapiman, abutin mo, malapang Jesus, mga trabaho nila, mga negosyo, mga hanap buhay, pagpalain mo sa lahat ng bagay. Umaasa ko, malapang Jesus, hallelujah, ang mga nanlulupaypay ng lalamig, hindi na namin nakakasama, kahabagan mo silang ibalik sila, malapanginoon. Dahil ibig namin, hallelujah, madatnan mo kami, gumagawa sa iba na laubasan, na may kagalakan, na may kasayahan, kasama sila, gumagawa ng banal na kalooban. Umaasa ko, malapang Jesus, hallelujah, na sa lahat ng aming mga kahilingan sa hapong ito, tugunin mo sa himayamalang kaparaanan. Sa pangkalahatang panalangin na iyong propeta, orderly beloved pastor, Wildis Rad Almeda, dinadalangin ko ang lahat ng ito sa matamis na makapangyang pangalan ni Jesus, sa matamis na makapangyang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ipatong po ang iyong kanang kamay sa inyong mga ulo sa parte ninyong karamdaman, ang kaliwa. Banggitin ninyo asma, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, tuberculosis, hallelujah, incurable sicknesses and diseases, hallelujah, demons of incurable sicknesses and diseases, demonyo na kahirapan, di naman panlalamig, panlulupaypay, cast out, my beloved brethren, cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, asthma, hallelujah, rayuma, hallelujah, sakit sa tiyan, hallelujah, cast out, kabag, cast out, in the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, be healed in Jesus' name. I'm healed in Jesus' name. Complete healing and deliverance, I pray. Right now in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. 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 Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating malapang Jesus, paminamahal. At bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, huwag magbibiro, maminamahal. Amen. Amen. Huwag magbibiro dahil ayaw ng Diyos na tayo po'y nagbibiro. Amen. Kaya ingatan po natin na talagang lahat ng ating ginagawa dito ay ating pangalagaan. Atin po itong pagyamanin. Amen. Amen. Huwag ninyong biru-biruin yung pagtalo natin tatlong beses ang sigaw, tatlong beses. Hallelujah, praise the Lord. Seryosuhin ninyo upang kayo po'y uuwi na may kagalakan, baon-baon ng kalusugan, kalakasan ng pisikal na pangatawan, kagalingan ng inyong karamdaman. Hallelujah sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabay-sabay tayo. Jump and shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin at ibang